Heto kami ni Tatay. At aming chikiting patron. Welcome kayo sa aming home, sweet home. Good morning, guys. Nandito na naman kami. Good morning, good morning. Ito pa rin ang buhay. Kumakain pa rin ito. Itutuloy yung kagabi. So, ayan, alas 9 na ng umaga. Nandito na rin si Kuya Enzo. Hi, Enzo. Good morning. How are you? Good. Nainit ka? Gusto mong palitan yung pinapanood mo? Ha? Gusto mo yan? Okay. Sige. Good morning, Clark. At si Ate Cecil. Nandito. Oh, ang aga pala. Nagluto ako, naubos na. Nagluto ako ng pansit kanina. Ay, pagkabangon ko yun, wala ng currents. Cheng, maganda. Ayaw niyang magpa-video pa. O siya, sige. Respeto ba dahil? Respeto. Ayan. Yung pinaghigaan namin. Kaya Ate Cheng, hindi pa niya natiklo. Kaso, bigat. Ayan, bigat niya nanonood pala. Na naman siya. Para pa kasing grasa. Lagyan pa raw yan. Ito. Alam naman ninyo, pag sa umaga, maaga akong makakapag... Teka. Maaga akong makakapag... Upload nga. Ay, naku. Naano ko na naman siya. Maaga akong makakapag-upload ngayon. Kasi kagabi, yung ini-edit ko, nakalahati ko. Yes, yung pang-upload natin ngayon. Kaya happy! Masaya. At magkakaroon na naman ng buhay ang aking vlog. Kasi nga, hindi na naman ako nakadokmo dito sa ating computer. So, ayan. Ang pinapanood ko ngayon si Mappy Duck. Yang Sobin, gustong-gusto ko din. Itong kay Rosita, pinapanood ko din. Naku, aliw na aliw akong gaganda ng ano. Gaganda ng mga paninda. Parang sarap-sarap mamili sa lugar nila. Hindi ko rin napanood ko hapon yung kay Changana. Ayan, ngayon pa lang din ako nanonood. Yung mga vlogger na kagaya ko, ang buhay talaga niyan ay laging nakaharap sa computer. Kagaya ko na lang sa umaga, 2 oras. Sa tanghali, 2 oras. Sa hapon, 2 oras. Para hindi ako natatambakan. Kagaya niyan, kahapon kasi masyado ako naging busy. So, natambakan ako. Kaya marami akong sasagutin ngayon. Pero, ang masaya nito, nakapag-upload na ako ng para sa araw na ito. Kasi kagabi, kalahati yung tinapos ko. Kalahati nung ini-edit ko yung natapos ko kagabi. Kaya pagising ko ngayong umaga, kalahati na lang yung ginawa ko. Yes! So, congratulations, lovelies! Ayan! Anong oras na? 1:30, si Mama Bans na yung pinapanood ko. Natatawa ako sa ano? Natatawa ako sa comment na Risita. Sabi niya, oo sis, takot talaga ako. Kumain ng siopaw dito sa Amerika. Sa Pinas lang ako kumain. Na-imagine ko kasi yung pusa at daga. Tawa ko ng tawa, Rosita. Rico. Minibiro lang kita. Dito bawal yun. Minibiro ko lang kayo. Ayan, naghahanap daw siya ng kumot na ganon. Siya din ang bumili, yung kumot ko na yon. Siya din ang bumili, binili namin sa Carrefour. 60 plus yun, ano, Cheng? Yun. Tapos ngayon, bumalik daw siya ng Carrefour. Wala na siyang mabili. And, huwag mo na tiklopin yan. Ako na magtiklop ng ano ko. Oh, may tumatawag na sa iyo. Ayan, ayun pa rin si Kuya Enzo. Enzo, kain ka na. Halika na, baba ka na. Kumain ka muna. Ang lungkot naman niya. Kasi wala si Ming Ming. Si Ming Ming nga pala, recognition nila Ming Ming ngayon. Do you know? Today is Ming Ming's recognition. No, you don't know. Kasi yung may mga honors. Halika na, baba ka na dito.
Dandahan ka, careful. Nung nakaraan, di ba, munti ka nang nahulog. Naipit pa yung, oh. Careful, guys. Takbang. Yes. Ayan. O, di ka na. Gusto nila dun sa taas. Alang lamig mo. Upo ka na dito. At ayusin natin. Oops! Ang bilis na naman ng ano ko, ng kamay ko. Saan mo na binito ang extension mo? Alin? Ano extension? Ayan o. Sa ano? Sa may USB din. Sa IKEA. IKEA? Teka anak. Ay, hawak mo Enzo at anuhin natin anak. Teka. You'll eat rice? Yes, of course. Mm-hmm. Second course. You like that or this one? Of course. Anong gusto mo? Ano yung isa na? Parata. Parata. Ay, later yung parata eh. Diba snack mo siya sa hapon? Ayun ang ulam niya. Sige. Ayan ang ulam ni Enzo. Oh. Paborito niya itong kusino. Laging ano, yan ang pabaon ni Ina Magenta. Tosino. Siya, sige. Drink ng water ha. Ba't hindi ka nag-drink ng water mo kanina? Ate Cheng, paki-open mo nga itong ano niya, water niya. Sige na. Drink ka ng madami. Mamaya ka na tumingin sa TV. Pag nakakain ka na ng maayos. Siya, sige. Ay, alis daw si Ate Cheng. What to do yani, biryani. At syempre, mga walang katapusang dito pa rin. Ay, teka, may tumatawag ba sa akin? Ay, nag-alarm na. Nagugutom na rin ako. Pagka ganito nag-edit ako, tapos walang nagpapaalala sa akin ng pagkain. Nagugutom ako. Kagaya ngayon. Gutom na. Nagpansit kami kanina. Sarap naman ang pansit eh. Ito. Si ate. Please. Bye. Bye. O, bumalik ka mamaya. O, mag-ingat ka anak ha. Bye. Bye. Enzo, don't forget your water anak ha. Nakalimutan ko. Anong oras na? Mag-aalas 5 na. Hindi pa pala ako nakaluto ng ano namin, ng ulam namin. Malapit nang dumating si Ama. Kasi, pagka ganitong maaga akong nakapag-edit, yan na naman yung aparisyon. Pag maaga akong nakapag-edit, nahihiga-higa ako, parang ngayon ko lang ini-enjoy-enjoy yung ano ko. Moment. The moment. Ayan, nagluluto muna ako. Ate, may sunog! Ayan, go, go, go. Haluin natin ang mabilis ang inang Reyna. Isang kembot lang yan. Ayan, ang magiging itsura kapag nahalo na. Tapos, tatakpan mo. Huwag mong tatagal na haluin kasi maduduro. Ayan na. Oops, sumirit na at nasunog-sunog na yung ano. Ayan, lalagyan na lang. Mainit na tubig. Para yung lansa nga mapatay. Tapos konti lang yung ano, sabaw para malasa talaga.
Nag-vlog ko pa may hawak ng camera, no? Ayan. Tignan ninyo, oh, buo pa rin. Tapos, kapag lagay ninyo ng sabaw, ang gawin nyo, ilagay na ninyo kaagad yung pang-asin. Para yung lansa. Ilagay mo, anak, yung kalahati niya. Kalahati nung... Ayan. Oops! Ayan, taba na muna. Nakatanggal din yan ng lansa. Tapos, tatakpan mo na yan. Pakuluan mo na hanggang sa kumulo ng kumulo. Then, lagay mo yung gulay na gusto mong ilagay. Luto na. Hello, beautiful people! Ang aga-aga. Sasama ko kayo ngayon for the very first time. Papakita ko sa inyo yung isa ko pang pangkabuhayan. Yan. So, ang oras ngayon ay 7:30 ng umaga. Malapit lang naman dito sa tirahan namin. Ayan, putok na naman ang araw. Naguhuramintado na naman yung araw. Sa mga oras na ito, konti lang yung makikita ninyong tao dito na naglalakad-lakad. Ayan, naghilamos na naman tayo ng sunblock. Kaya ang ating mukha ay parang binuhusan na naman ng glue. So, nandito na tayo guys sa loob ng bahay. Ito yung kanyang buong flat. So, ang una kong ginagawa, binubuksan ko yung kanyang bintana. Ayan. Buksan natin. Ayan, para merong liwanag dito. Tapos, pagkabukas ko ng kanyang bintana, syempre ang ginagawa ko, chinecheck ko yung kanyang lamesa. So, gaganyan mo lang yan, titignan mo kung maalikabok. Yan, maalikabok na nga. So, kailangan ng linisan. Ito yung kanyang sala. Pagpasok mo dyan, dining na kaagad. Ayan. Yung living room. Ito yung kanyang kitchen. Na hindi naman siya nagluluto dito. Pero merong mga gamit. So, in case na... Ayan, kukuha tayo nito. Pangbubukas natin sa kanyang laundry. Ito yung kanyang mga plates. Yung kanyang ref na ang laman lang ay soft drinks, Red Bull, water, tapos sa taas, dates, ayan, yellow, kanyang basura, chocolate lang ang kinain, makikita naman, tapos, ayan, ito yung kanyang bedroom, nag-iisa lang. Ito yung kanyang TV. Ang ganda, no? Yung kanyang wall. Lahat salamin. Meron siyang pabulaklak doon. Salamin. Ayan. So, puro salamin hanggang sa taas. Ganda, no? Salamin. Buksan natin ngayon yung ilaw ng kanyang bathroom. Ito yung kanyang bathroom. Yung vanity. Ito yung mga, yung kanyang closet. At sa loob, dalawa yan. Yan. Dalawang shower room. Ito yung una, yung mas maliit. Siyempre, kasama itong kanyang mga bowl. Tapos, dito sa kabila, buksan ko ulit. Ayan. Dalawang sink.
Tapos, mas malaki yung kanyang shower room. Ito yung kanyang naka-separate. Ayan. Kanyang bowl. Tapos ito, ginawa nilang division yung black glass. Ang ganda, no? Ito yung gusto kong gayahin sa amin sa Pilipinas. So, ayan. Dito muna kayo at maglilinis muna ako. Alam niyo ba dito, guys? Yung ibang mga husband's visa, namimili sila ng trabaho. Pero ako, walang pili. Sabi nila, walang tapon. Pumupunta ako dito, dati-dati, 3 times a week. Pero ganoon din pa naman. Kaya lang, kapag nandito sa UAE, yung amo ko dito, yung may-ari. Ay, wala. Pag nandito siya, pag, halimbawa, every other day nandito siya, pumupunta ako dito, ano lang naman, wala pang isang oras, naglilinis ako ng, yan, naayos ko yung bed. Pag natulog siya dito, palit ng palit, yan ang ano, inausap ko yung security guard dito. Kasi hindi naman siya security guard, parang natural yung tagabantay siya dito sa building na ito. Sinabi ko sa kanya na kapag pupunta dito si Arba, tatawagan mo ako anytime para dilinisin ko. Pero yung unang usapan namin noon, 3 times a week lang, Monday, oh, Tuesday, Thursday, at saka Saturday. Kaya lang, ang nangyayari, kagaya ngayong buwan na ito, wala, ano siya, nung last month, wala siya buong isang buwan. Kaya, konsuelo na lang niya sa akin yun. Ako na ang nagkukusa. Kaya sabi ko, kahit hindi ko pa, ano, kahit hindi ko araw, basta dumating siya, kahit hindi ko schedule, tawagan mo ako. So, ganun ginagawa ko. Tapos alam niyo ba, gustong-gusto niya kasi, gustong-gusto niya ako kasi, teka ha, magdaldalan tayo. Kasi ang ginagawa ko sa mga gamit niya, inaayos ko na mabuti. Dati ang ano dito, ang nagtatrabaho dito, Pilipina din, si Ate Beth. Tapos, ipinasa niya sa akin ito. Tapos, yung natur, parang ang gusto niyang ipasok yung Sri Lankan. Kaya ang alam ko, mawawala na sa akin ito. Ayan. Pinufold ko ito ng ganito, tapos sinasalansan ko ng maayos doon sa lagayan niya. Ayan o. Yay. O tara. Ilagay na. Ops, mabilis ba ako? Masyado. Ilagay natin sa lalagyan. Tapos nagustuhan niya ako kasi pag naglinis ako, sandali lang ha. Ayan. Pag naglinis kasi ako talagang linis. Sabi niya sa akin, ano daw, organize. Oops, wait. Ayan, ganyan ang ginagawa ko. Inaayos ko na mabuti. Sinasalansan ko lahat. Ayan, kaya nung nagustuhan na ako ni Amo, lagi na akong pinapatawag niya, kaya pinatalsik na naman nila yung Sri Lankan. Ako ang nagwagi. Yun, mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy na. Kaya 5 years na ako dito kay Amo, mag-aanim na taon na. O diba, bonggang-bongga, no?
Mangay ng Reyna, hindi pa tapos. Meron pang remote. Todo na natin to. Ano pang ginagawa ko dito? Pinufold ko, ayan. Pinufold ko itong mga towel. Ayan. So, ayan oh. Dito ko yan nilalagay. Tapos ito, pag may nakita ako na ganyan na nagalaw, binabalik ko doon. Dali lang naman yan eh. Tapos dito sa kabila, kuha pa tayo ng isa. Ito. Kuha tayo ng isa. Then, ilalagay natin ito dito. Ayan. Ganyan. Pasensya na kayo ha kung medyo malikot yung camera natin. Tapos itong mga ito, inaayos-ayos ko lang ganyan minsan. Na ganyan ko. Ayan. Ayan. Tatrabahong bahay. Samantalang marami pa namang panahon. Oras, diba? So, para walang masayang na oras, kailangan diskarte. Diskarte lang sa buhay ngayon. Kailangan mo dumistarte. Bakit? Kasi, alam nyo ba, tatanda rin tayo. As in, bata pa ako. Yun lang ah. Kasi alam ko naman natatanda rin kami ni Ama. Alam ko na isang araw, magpuporgutin kami. Alam ko na isang araw, wala na kami parehong trabaho. At ang mahirap sa lahat, yung aasa ka sa mga anak. Madali lang ang pera, madali magastos ang pera. Kung mapapansin niya pag uwi ka ng Pilipinas, ba ang bibo ang balagaro? Isang buwan pa lang, minsan galit ka pa. Sa isang, pag 100,000 lang ang dala mo, galit ka pa. Yun ang sinasabi ko. Kailangan talaga mag-ipon, mag-ipon. Kasi darating ang araw yan, manghihina ka, hindi mo na kaya trabaho. Kawawa naman yung asawa mo, di ba? Na nagpaka-trabaho dito ng halos magkanda utot sa init. Utot talaga. Ayan. Madali lang naman eh. Yung iba sabi nila nahihiya sila. Huwag kang mahiya. Huwag na huwag kang mahiya. Isipin mo, dirhams to. Ayan. Bakit ba? Sa bahay naman, naglilinis din naman tayo, di ba? O, isipin mo na lang, bahay mo din ito. Bayad ka pa. Di ba? Ganun lang. Ay, ganun lang yun. Huwag mong iisipin na ayoko, baka may makakita sa akin, may makaalam. O, di ba? Ito nga ang tinatawag kong pangkabahayan showcase. Eto na, okay na, alis na tayo. So, malinis na. Yes. Kahit dito sa... Oops, patay na natin yung kanyang ilaw. Oh, alam niyo pa dalawang ilaw niyan? Yes. Oh, patay na natin. Dito naman tayo sa kabila. Okay na. Dito malinis na rin, so... Pwede na tayong umuwi. O, diba? Ang bilis lang. Pero bago tayo umuwi, siyempre, bababa uli natin yung kanyang curtain. Ayan. Okay. Go, go, go! Ito naman, dadalhin ko na sa laundry. Ayan. Tapos ito, ang nakakaalam lang dito, tatlo lang kami. Yung may-ari, yung nator, at saka ako. Kasi ayan yung ano, number niya. Naku, may code yan. Delikado. Andito ako sa mga kapihan kasi
parang nagugustuhan namin yung mga brewed coffee. So, tumitingin ako dito. Ano bang maganda dito? Arabic yung ano eh, binigay sa akin ni Larry. At tinitignan ko dito kung ano ang maganda. Pero mahal din pala siya, oh, 23. Tapos ito, 26. Highland Coffee Espresso, 22. Tapos ito, oh, Cafe de Brazil. Tignan natin. Mahal din pala. Tawa, mimili tayo kung alin dyan ang kukunin natin. Hindi pa kasi ako marunong eh. Nagtatry pa lang. Ano sa palagay nyo? Tell me. Cardamom. Yun. Ito yung hinahanap ko, yung chili garlic sauce. Ayan. Ang paborito. Sabi ko dun sa naghatid sa akin, mauna ka na. Kasi mabagal akong maglakad. Plus, ito lang ang mainam. Habang naglalakad ka, meron kang kinakain eh. Malamig. Pangontra sa stroke. Alam niya na, pabata ng Reyna. Ayan, ay sa wakas. So ito na. Pag dumating yung panahon na umuwi tayo ng Pilipinas, doon natin masasabi na upo-upo na lang si Inang Reyna.